Nandito na ako para magtrabaho. Anong papagawa niyo? Wala na. Hindi ka na magtatrabaho para sa akin. So, ano yun? Ayos na tayo. Wala na akong kontrata sa'yo. Basalto na ako. May nagbayad na ng utang mo. At pati na yung pinirmahan mong papel na sinabi mong magtatrabaho ka para sa akin. Sino? Ako, Tomas. Wala ngayon sa akin ka na magtatrabaho. Teka, Padrino, hindi ako papayag na magtrabaho sa kanya. Sa'yo ako may utang, hindi naman sa kanya eh! Wala ka naman pwedeng pagtrabahuhan na magkakahalaga ng 4 na milyong piso. Kahit saan mo tingnan, Tomas, luging-lugi ako. Kaya nung mag-alok si Mr. Guidotti, tinanggap ko na. Mas gusto ko ng pera, Tomas, kaysa magtrabaho ka sa akin. Huwag ka mag-alala, Tomas. Dahil susuklihan ko lang naman lahat ng kabutihan na ginawa mo sa akin. Ako na magtatrabaho, Tomas. Ikaw ang mamahala sa kabukiran. Mag-aalaga ng mga hayop, magpapakain at maglilinis ang dumi nila. At silang dalawa magbabantay sa'yo para masiguro kung tama ang ginagawa mo. Mula ngayon, Tomas, dito ko na rin matutulog sa kwadra. Akala mo kung sino ka na, no? Nakatikim ka na ng onting yaman, ang yabang mo na umasta. Nanganganib ang buhay mo at buhay ni Johanna kay Padrino. Tinutulungan lang kita, Tomas. Ano namang kapalit? Ito? Aalipinin mo ako? Gagantihan mo ako? Eh, ang sabi mo, susuklihan mo ng kabutihan yung ginawa ko sa'yo. Sa maniwala ka o hindi, Tomas, ito na ang pinakamabuting magagawa ko sa'yo. Dahil kung gusto kitang gantihan, pinakalat-ganda ka sa kabayo. Nestor, sa kanya mo'y paggawa yan. Sir Tomas, ito na po.